Ano ba yung mga essentials na meron dapat ang isang motovlogger? What's up, Kamotmot? It's me, your Kamotmot Ride Ventures. So habang papauwi tayo ng Antipolo, Kamotmot, I just wanna share with you, ano ba yung mga essentials na meron dapat ang isang motovlogger? Let's start with number one, choose the right helmet. Hindi lang right helmet, kundi quality helmet, Kamotmot. Yan, so it's up to you, anong brand or anong klase ng helmet ang gusto mong bilhin. Mapa half face man yan, mapa full face, or mapa-modular. Yan, katulad ng gamit ko ngayon, ang gamit ko ay modular. I recommend na bumili tayo ng helmet kung saan mas less yung wind noise. Siguro yung mga full face, no? I haven't tried full face actually. Pero yun nga, mas okay siya unlike with modular. Yan, kasi itong modular, since naangat nga yung bandang chin, so may espasyo dito sa gilid kung saan yung hati para may angat mo yung chin part ng helmet mo. So since nakabukas siya, or should I say since may hati siya, it can cause a lot of wind noise. So again, it's up to you, Kamotmot, what quality helmet you want to choose. If it's half face, if it's modular, or if it's a full face helmet. And so nasa iyo yan. At syempre, quality. So huwag tayong bumili ng mga substandard, kasi buhay natin ang nakasalalay dito, Kamotmot. So kaya dapat, kung pipili tayo ng helmet, i-make sure natin na quality yon. Marami namang mga brand na nagbibenta ng quality helmet. So meron ding mga affordable na quality helmet. So it's up to you na lang kung anong klaseng helmet ang bibili natin. Number 2, video quality. I-relate natin, no, yung panonood natin sa TV, sa sine, sa Netflix, kung nagna-Netflix man tayo. Syempre, kung manonood tayo ng pelikula or manonood tayo ng movie, gusto natin HD, di ba? Saka gusto natin maganda yung talagang output ng video. So same goes with motovlogging, Kamotmot. Sabi ko nga, isa sa mga struggle natin is eto yung pag-andar-andar natin. Yan, kaya kung pipili man tayo ng action camera, so just make sure na quality rin siya. And marami namang mga action cam dyan, like SJ Cam, Supremo, and of course GoPro. I tried yung Supremo. Yan, ang medyo cons lang ng Supremo is yung video niya medyo hindi stabilize. So kaya yan, kapag mauga ka, medyo mauga din yung kuha ng action camera mo. With SJ4000 naman, well, gusto ko rin yon. Yun nga lang, medyo napaflatan ako sa kulay na ipinoproduce ng video na yon. So parang masyado siyang flat. Masyadong flat yung color. Kaya ayun, ang ginawa ko, nag-ipon ako. Yan, at bumili ako ng camera, which is ito yung gamit natin ngayon, yung GoPro Hero 7. Satisfied ako actually, Kamotmot, kasi meron tong hyper smooth capability. So kahit na mauga tayo, since hindi naman natin alam yung estado ng kalsada, kung mauga ba yan, diretso, patag, whatsoever. So still, si GoPro ay nakakapag-produce ng magandang video quality tsaka ng steady. Kasi nga, meron tayong hyper smooth na tinatawag. When it comes to resolution, depende naman yan sa inyo, Kamotmot, kung anong resolution ang gusto nyong kunin, eh. Ang gusto nyong ilagay. Ang alam ko, etong GoPro is up to 4K. Pero
I recommend na pwede naman kayo mag 1080p na lang. Tapos depende na lang kung anong gusto nyong frames per seconds. Kung gusto nyo ng 1080p by 60 frames per seconds, pwede naman. Pero ang gamit ko is 1080p by 30 frames per seconds. Yan. Hindi masyadong mabigat yung video. And at the same time, nakikita ko pa rin yung quality ng video natin. Mapapanood nyo naman siguro sa mga previous vlogs natin. At saka, eto, habang kinukunan natin tong pagbablog natin na to. So that's the number 2 kamot-mot, video quality. Last but not the least kamot-mot, ang dapat nating tatandaan, third essential na kailangan nating i-consider kapag gusto nating mag-moto vlog is of course yung audio quality natin. And katulad nga lang sinabi ko kanina, 'di ba? Isa sa mga struggle natin or isa sa mga challenges natin is eto nga yung wind noise since umaandar tayo. We have to consider yung audio quality ng vlog natin kasi ito yung pinakamahirap i-set up sa lahat, promise. I tried several suggestions, several placing ng microphone dito sa helmet na to at sinabi ko nga kanina, 'di ba? Naka-modular tayo. So isa yan sa mga struggle natin kasi hindi ko makontrol yung wind noise. And at the same time, kapag ka bumibilis tayo ng mga around 60 pataas, 60 kilometers per hour pataas, wala na akong ibang naririnig kahit na nagsasalita ako. Wala na akong ibang naririnig kundi yung popping sound na lang. Pero kapag yung mga ganito kabagal lang, yan, kaya naman, okay naman siya. Yun nga lang, hindi naman sa lahat ng oras, eh ganito tayo kabagal. We have to produce ng quality na audio. Yan. Okay. Speaking of quality, no, I just wanna share with you yung naging challenges ko dito sa helmet na to or sa audio ko. So yung dati kong mic kamot-mot is Boya M1. Yan, si GoPro Hero 7 nga pala. Alam ko lahat ng GoPro 5, Hero 5 pataas is kailangan bumili ka ng mic adapter. So again, yung mic na gamit natin kamot-mot before, it was Boya M1. Yan, so itong mic na to ay may mahabang cables and at the same time, powered mic siya. So ibig sabihin, hindi siya gagana kapag wala siyang baterya. Medyo struggle ako doon kasi nakakarinig ako ng popping sound kapag tumatakbo tayo ng mga 60 kph pataas. So ang ginawa ko, pumunta ako sa memory.ph. Yan, sa memory.ph kay Sir Roland. Yan, shout out to you Sir Roland. Napakabait niyan. Kahit veterano or aspiring motovloggers ka pa lang, katulad ko, yan, tutulungan tayo ni Sir Roland. Tapos siya pa mismo yung magse-set up ng mga kailangan mo. So ganun yung ginawa niya sa akin. So siya yung nag-set up ng mic ko. Ginawa niya, pinalitan niya yung mismong mic natin from Boya M1. Ang gamit ko ngayon is Boya LM20. And then, before, sabi ko nga, itong Boya M1, ang ginawa ko dyan is, pinulupot ko sa buong helmet ko. Pero si Sir Roland, since sabi niya nga, isa sa mga nakaka-uptake to kung bakit nagkakaroon ng popping sound is because nagagalaw yung mga kable. So ang ginawa niya, i-finix niya yung kable nitong LM20 since maikli lang naman, siguro mga around 1 foot lang. I-finix niya dito mismo sa nguso together with the lapel. Yan, so nandito lang siya para at least daw kapag iaangat ko yung helmet ko, hindi ko natatanggalin yung jack ng mic doon sa adapter. At kung ano yung naririnig nyo ngayon, eto na yung audio output ng ginawa nating setup, no? And speaking of setup, so yung mismong lapel ng mic na to, kamot-mot, ang ginawa natin, medyo trial and error lang din talaga eh when it comes to audio eh. Pero kapag nakuha mo naman na talaga, promise,
worth it yung mga paghihirap na ginagawa natin. Yung mismong lapel, binalutan niya ng surgical gloves. Ayan, surgical gloves, tapos nipitan niya lang ng San Rio para hindi, para nakafix yung surgical gloves doon. And then, bumili din ako ng dead cat sa memory.ph. Ayan, parang balahibo to ng pusa. So yun yung nilagay ko, ipinatong ko doon. Pero meron naman tong stock na foam, so pwede nyo rin naman siyang gamitin. So it's just that, hindi lang ako masyadong satisfied dun sa video output niya or sa audio output niya nung mga nakaraan, kaya pinalitan ko ng dead cat. So that's it, kamot-mot. Just a quick recap. So again, ang tatlong essentials kapag tayo ay magmo-motovlog is, number one, we have to choose quality helmet. Number two na dapat natin i-consider is yung video quality ng motovlog natin. And last but not the least is yung audio quality. So yun lang kamot-mot. Kung na-enjoy mo tong video na ito, you can hit the like button. At kung bago ka pa lang sa channel namin, you can hit the subscribe button at notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. At syempre, kung meron pa kayong mga suggestions or meron kayong gustong idagdag dito sa video na ito or sa mga susunod nating vlog, pwede nyong ilagay yan sa comment section below. Again, kamot-mot, like, share, and subscribe. It's me, your Kamot-mot Ride Ventures. Ciao! Maluwag, maluwag, maluwag ng onte. Maluwag, maluwag, maluwag ng onte. Manila, Manila, I keep coming back to Manila.